Magandang araw po sa inyo lahat. Kami po ang ikatlong pangkat ng Grade 9 iPodlong. Kabilang nasa pangkat na ito si Zoe Aquino, Kylie Bandivas, Roger Goman, Lamuel Moya at ako po si Sabine Ringlasa na magsisilbing tagapagsalaysay ng mga araw na magkukuha sa una hanggat ika-35 kabanata ng Loli Mitangalem. Unang kabanata, isang handaan. Huwag tayong maliit na tao katulad ng ginawa ni Padre Damaso. Minamiliit niya ang kapwa Pilipino kahit di niya alam ang tamang storya. Tinawag niya ang kapwa Pilipino na mangmang at walang kabaha-bahala. Minsan, kaya tayo nanghuhusga dahil yan din ang pagtingin natin sa sarili natin. Pag tayo ang nanghuhusga, hindi natin iniliwanag ang iba kundi ang sarili natin. Pag ikaw ay nanghusga, yung una mo talagang mararamdaman ay nasisiyahan pero sa huli hindi ganun kumaganda ang resulta. Ikalawang kabanata, Crisostomo Ibarra. Ang aral na aking naunawaan sa kabanata 2 ay ang pagiging magalang ni Crisostomo Ibarra. Ipinapakita dito kung gaano kaimportante ang pakikisama sa mga ibang tao. Naging magalang pa rin siya kahit hindi magalang ang pagtrato ng ibang tao sa kanya. Ikatlong kabanata, Sa Hapunan. Ang natutunan ko sa kabanatang ito ay huwag kang mamataas at mag-iingat ka sa mga binibitawan mo na salita at baka mayroong maapektuhan. Kaapat na kabanata, Erehe at Supersibo. Bawal magsinungaling dahil pwede ito marisang hinang sama ng loob ng iyong pinagtataguan ng sekreto. Ikalimang kabanata, Between sa Karimlan. Laging may isang bituin na sumisimbolo ng bagong pag-asa. Huwag sumuko sa iyong mga problema at walang madaling paraan sa mga problema sa buhay. Ika-anim na kabanata, si Kapitan Tiago. Si Kapitan Tiago, kahit gaano kahirap ang buhay niya, hindi pa rin siya sumuko. Tularan natin ang tiyaga ni Kapitan Tiago. Napakahirap-hirap man ang kanyang buhay, pero di pa din siya huminto sa pagkahanap buhay. Dahil dyan, umasenso siya. Dahil sa tiyaga at determinasyon niya ay umasenso din siya. Ikapitong kabanata, Suyuan sa Balbonahe. Sa buhay, paminsan kailangan magparaya at itabi ang ibang bagay. Mayroong tamang oras para sa lahat ng ating ninanais. Kawalong kabanata, Mga Alaala. Ang natutunan ko sa kabanata na ito ay ang tunay na kayamanan ng isang bansa o lugar ay hindi nasusukat sa material na bagay. Siyam na kabanata, Iba't ibang pangyayari. Maging handa sa mga pangyayari sa iyong buhay at maging aktibo upang ikaw ay hindi maumulan sa katotohanan. Sampung kabanata, Ang San Diego. Hindi niya tinigilan ang pagbuo ng lupa na iyon hanggat sa makita niya, itong nagiging produktibo. Hindi sumuko si Crisostomo Ibarra kahit walang katawan ang naniniwal sa kanya. Patuloy siyang gumagalaw at nakatuon sa kanyang layunin. Ikalabing isang kabanata, Ang Mga Makapangyarihan. Ang mga kapangyarihan ay hindi nasusupat sa mataas na rangko, mayaman o sa pagiging sikat mo. Ang kapangyarihan ay nasusupat sa pagiging mabuti mong leader. Labindalawang kabanata, Todos los Santos. Sa kabanata 12 naman ay dito makikita ang kapangyarihan ng mga Kastilang Fraile sa bayan ng San Diego, kung saan kahit sino-sino man ang kanilang pwedeng mautusan. Ikalabing tatlong kabanata, Hudyat ng Unos. Ang natutunan ko sa kabanatang ito ay matuto kang magbigay galang at lumispeto. Ito ay ang kabubuti ng sarili mo at pati na din sa ibang tao. Ikalabing apat na kabanata, Baliw o Pilosopo. Kahit gaano ka pa katalino, kahit gaano ka pa kayaman, ay huwag mong kalimutan ang Diyos. Ikalabing limang kabanata, Ang Mga Sakristan. Pagmamahal sa pamilya ay mahalaga kahit na may away o ilang hindi pagkakaintindihan, ngunit ang iyong pamilya ang iyong pangunahin na taga-suporta. Ang pagsisinungaling ay maaaring maging sanhi ng pinsala at ang pagsisinungaling ay maaaring magbigay sa iyo ng maraming mga problema. Ika-16 na kabanata, Si Sisa. Huwag mong abusuhin ang mga taong magmamahal sa iyo at parating nandyan sa iyo. Pag totoong mahal mo yung tao, di mo aabusuhin. Huwag kang mag-abuso at mahalin mo ng mabuti ang pamilya mo bago ka magsisi sa mga ginawa mo. Labing itong kabanata, Si Basilio. Sa kabanatang ito, makikita ang pagmamahal at pagiging responsable kapatid. Ipinapakita sa kabanatang ito kung gaano dapat natin mahalin ang ating pamilya. 18 kabanata, Nagdurusang Kaluluwa.
Ang aral na natutunan ko sa kabanatang ito ay ang pagpapakita ng galang sa mga relihiyon ng mga Pilipino. Dapat natin respetuhin ang paniniwalaan ng bawat isa. 19 na kabanata. Karanasan ng isang guro. Hindi pamamalo at mananakit ang laging sagot kapag ikaw ay mayroong pinagdadaanan ng sama ng loob. 20 na kabanata. Pulong ng paraan. Hindi na kailangan gumasa sa mga mahaling bagay upang gawing maganda ang mga bagay. Maaaring kang maging malikhain at maging produktibo sa mayroon ka. Mahalagang gumamit ng mga bagay na nasa paligid mo at huwag gumastos ng maraming pera sa mga mahaling bagay. 21 kabanata. Kwento ng isang ina. Walang makakahigit pa ng pagmamahal sa iyo kundi ang iyong inay. Ginawa ni Sisa ang lahat para sa kanyang mga anak na sina Crispin at Basilio. Ang pagmamahal ng ina ay walang katumbas. 22 kabanata. Dilim at liwanag. Ang nadulot kong aral sa kabanatang ito ay maging isang taong pinagkakatiwalaan. Hindi lahat ng ating kilala o kasama ay may tunay at malinis na intensyon. 23 kabanata. Dilim at liwanag. Ang natutunan ko sa kabanata na ito ay ipagpatuloy ang kaugalian ng mga Pinoy na pagiging masayahin. Ang mga Pinoy ay mahihilig sa mga simpleng kainan at kwentuhan at ito ay nakakapagpapasintibo ng ugali. 24 na kabanata. Sa gubat, maging mabuting tao upang hindi maging tulisan. 25 kabanata. Sa bahay ng pantas. Ang aralin para sa kabanatang ito ay hindi mo kailangan magpadalis ng mga bagay at panatilihing mabagal at makaplano ang mga bagay. 26 na kabanata. Bisperas ng kapistahan. Tama lang at hindi sobra-sobra pag ikaw ay maghanda para sa pista. Ang pista natin dito sa bayan ay makulay, madaming pagkain at madaming nakasabit sa itaas. Tapat lang yun, hindi ganon kabongga ang handa. 27 na kabanata. Kinagabihan. Sa kabanatang ito, mas maunawaan natin ang pagkakaiba ng kalagayan ng mga tao. 28 na kabanata. Mga sulat. Makikita sa kabanata na ito na ang mga Pilipino ay mapagmahal sa mga mahal nila sa buhay. Kagaya kay Maria Clara na nag-aalala para kay Ibarra dahil mayroon itong masamang karamdaman. 29 na kabanata. Ang araw ng pista. Magkaisa dapat lahat ng tao na parang bang araw-araw may pista para maging masaya ang lahat. 30 na kabanata. Sa simbahan. Sa kabanatang ito, natutunan natin kailangan natin igalang kapag nasa isang simbahan tayo. 31 na kabanata. Ang sermon. Marami tayong pagkakaiba pero di ibig sabihin wala tayong pagkakatulad. Tayong lahat ay pantay lang. Sa mata ng iba ay hindi pero sa mata ng Diyos ay magkapantay lang tayo lahat. 32 kabanata. Ang panghugos. Ang tunay na pananampalataya ay hindi dinadaan sa takot at mga masasakit na pananalita. Ngunit ang mahinahon at mapagkumbabang komunikasyon ang higit na nakahigit pa sa puso ng bawat tao. 33 kabanata. Malayang isipan. Ang aral na makukuha sa kabanata na ito ay maging maingat at huwag basta-basta magtiwala. Maaaring dahil sa pagbabahala mo ay malagay sa pagganib ang buhay mo. 34 na kabanata. Pananghalian. Maging mabait sa lahat ng tao upang hindi masermonan at hindi magkaroon ng away. 35 na kabanata. Reaksyon. Mahalagang igalang ang mga mabubuting bagay sa simbahan upang igalang ka rin ng mga tao. Sa pamamagitan ng pakikinig at pagbibigay pansin ay makakatulong sa iyo na maging isang mas mabuting tao.